Presenting the Westinghouse floor stand fan, heavy duty. Oh, ayos na yan. Oh, naka-fix na mabuti yan. Nirebit na natin yan. Yan ang pinaka-remedyo dyan. Oh, ito talagang wala yung ano niya. Okay, oh, paanda rin na to. Number one. Hindi pa napakalakas niyan. Malakas pa yan sa number 3 kanina. Siyempre, inayos natin shafting niyan. Pinulitan natin kapasitor. Inayos natin mga wiring. 2. Oh, linis oh. Parang bago. Sinatsaga talaga yan. Oh, 3. Fantastic man strikes again! Buksan na natin yung front grill. Oh, sobrang dumi. Eto, grabe. Paano naman napunta ng mga tali dito? Oh, kaya ang migpit eh. Okay. Grabe, oh, ang dumi. Parang puro bulak-bulak na ano ng mga oh, tapos dash luwanag yung kapasitor, mga nakalaglag, dalawang 1.5. sinong gumawa nito? Oh, paano tatakbo yan? Wala nang nakalagay dito oh, sa 1, 2, 3. O nakahang na lang siya dito sa ano niya. Sa common. Wala na yung switch 1 oh. Nakapigtas eh oh. Nakapigtas. Gumawa nito. Oh, ang dumi, grabe. Tapos putol. Paano to si magsiswivel? Oh, putol. Okay, yan ang sitwasyon niya. Oh, grabe. Tingnan mo. Tingnan mo ang trabaho nung gumawa sa'yo. Huwag ka nang pupunta ulit doon. Grabe, ano ba naman trabaho yan? Spaghetti wires. Tapos, tingnan mo kung paano siya magduktong. Eh di, natanggal din doon. Oh, testera natin. Importante makita natin makina. Okay. So ito yung common. Yung naka-connected do sa switch. Paano natin malaman? Oh, ayan. Yan 'yon, okay. So dapat 'yan. Dapat 'yan. Ito yung speed 1, 2, 3. Isa dyan sa mga 'yan. So dapat 'yan may palo. Kita ba itong ano? Anyway. Okay, buhay. 1 2 3. Tapos yung sa kapasitor. Okay, mukhang buhay yung makina mo. Te-testing natin itong switch. Dito naman. Okay. Hanapin natin yung 1. Okay, ang switch. Okay. Okay din ang switch. Sana. Okay, lahat ng dinest natin may reading. Okay, so ang gagawin ko ngayon,
Pagganahin ko muna yung motor. Paikutin ko muna bago ko linisan, isa-isa yung ayusin. Yan ang tamang pag-wiring niyan. Sinolder yung dulo para pumasok. Hindi na mabubunot yan. Hinanap natin yung wiring, kung ano yung number 1, 2, 3. Ilagay natin kung saan mang dapat ilagay na 1, 2, 3. Tapos yung common hinanap natin. Pinaluwag natin yung switch. Oh, nakasaksak na yan. Number 1. Oh. Ayan, no? Buo na. 2. 3. Oh. 2. 1. 0. Oh. Ayos na. Tapos, ito. Teka, tanggalin muna natin sa switch. Ito. Dahil nabubunot, umiikot. Itong dalawang tornilyo natin, i-fix na natin doon. Titingnan natin kung ma-fix natin doon. Bubutasan natin, nalagyan natin ng nut, bolt and nut. Hindi nagagalaw yon. Yan. Ganyan lang yan. Dapat maayos lang talaga ang pagtrabaho. Oh, pero yan, tulad niyan, nililinis ni Fantastic Man yan, hinihigpitan yan. Wala pala itong weights, kaya hindi ganun kabigat. Okay? Oh, dumi niyan eh. Isin natin. Okay, so, oh, linis na. Kinutkot ko na yan. So, pag nakabit ko yung propeller at malakas yung ikot, di na tayo magpapalit nitong original pa tong ano mo eh, dalawang capacitor mo. Eto, tanggalin ko ulit yung wiring kasi i-drill ko dito. Tapos nakita ko, oh, hindi naman dapat ganito itsura nito. Mukhang kinating, oh. Bakit kinating yan? Oh, tapos yung sabi ko kanina, bakit sira yung ano mo? Hindi pwedeng basta mabali yan. Ano yung kinating din yan? Oh, paano mabali yan kung hindi yung kinating? Hindi yan dyan masisira, dito yan. Kasi diretso yan, bakal yan eh, oh. Putol. Oh, tapos ewan ko bakit ganito forma nito. Ayos-ayos nito. Dapat to, hindi to pa kinating to. Eh, halata eh. Oh. Oh, sino ba ang gumawa nito? Lab Electronics ka pala eh. Date out. Ano ba yan? Hindi ko mabasa. Mabasa yung taon ba? Oh, Lab Electronics ka pa naman. Mahal-mahal nyo sumingil dyan. Isin natin to. Yan. Ayos na, malinis na. Tingnan natin kung kailangan natin magpalit ng capacitor. 1. Hindi ako nalalakasan. Titest na natin capacitor. Dapat 1 pa lang malakas na siya. Yan ang 3 niya. Yan ang 2. Yan ang 1. Palit tayong capacitor. Okay. Oh, palitan na. Na-wiring na. Mamaya ay ayos natin yung wiring. Di katulad kanina mukhang spaghetti ewan. Oh, 1. Ang lakas na to. 1 pa lang yan. Parang mas malakas pa yung 1 nito sa 3 kanina. 2. 3. 2. 3. Oh. Oh, 2. 1. Oh, sara na natin. So, ang problema lang natin dito yung swivel. Yung may putol. Wala akong magagawa dyan. Wala tayong parts niyan. Okay, magsasara na tayo.
Maayos na yung dalawang kapasitor. Kasama na. Naka-tie wire na lahat. Ganyan dapat yun. Naka-rebit na ang switch. Kasi dyan nag-umpisa yun. Nung natanggal yung switch, ikot na na ikot hanggang putol, maputol na yung ano, mapigtas na yung mga wire dun sa ano niya, sa switch. Kaya, ayun. Okay, sara ko na to. Presenting the Westinghouse floor stand fan. Heavy duty. Ayos na yan. Naka-fix na mabuti yan. Nirebit na natin yan. Yan ang pinaka-remedyo dyan. Ito talagang wala yung ano niya. Okay. Paanda rin na to. Number one. Hindi pa napakalakas niyan. Malakas pa yan sa number 3 kanina. Siyempre, inayos natin shafting niyan. Pinulitan natin kapasitor. Inayos natin mga wiring. Linis . Parang bago. Sinatsaga talaga yan. 3. Fantastic Man Strikes Again!